Hello guys! Nagbabalik ang momshitin nyo. Ngayon na ibibidyo natin ay mag-haul tayo ng mga organizer. Organizer na para sa mga maliliit na bagay na masakit sa mata dahil laging nakakalat. Kaya kung gusto nyo makakuha ng tips at kung gusto nyo makita ang aking i-haul, please keep on watching. Papakita ko sa inyo ngayon to. Binili ko to sa Japan Home, sa May Ayala setting. Doon may 66, may 88, may 2488, parang ganun. Hindi ko sabay-sabay to binili. Paunti-unti kong binili kasi alam mo naman, hindi tayo ganun karami ng mga pira. Kaya ito talagang pinag-ipunan ko to. Kada punta ko, isa ganun. Or dalawa. Kasi hindi siya sabay-sabay. Ito ang mga organizer. Ayan. Gusto ko kasi bago ako manganak, na i-organize ko na lahat ng mga gamit na maliliit na bagay. Kasi katulad meron akong 2 years old. Ayoko yung makakakuha siya ng mga bagay na pwede niyang kainin, malulon, o makadisgrasya sa kanya. Ayan. Ito ay 66 pesos. Yan. Tapos, tatlo yung kinuha ko niyan. Tapos, merong malaki. Ito ay 88 pesos. Yan. Sug natin. Meron din ganito. Yan. At ganito. Yan. Ito, part 1 pa lang to. Yung part 2, makikita nyo kung paano ko i-organize yung mga gamit. Kung paano ko ilagay lahat ng mga gamit na gusto kong ilagay dito. And then, may ganito. Yan. Naiikot-ikot to eh. Ito, lalagyan yata ito ng mga lapis, ganyan. Pero may balak akong gawin dito. Bibigyan ko kayo ng sneak peek. Ayan. Yan ang balak kong ilagay dyan. Makikita nyo to sa aking vanity area. Pero papakita ko sa inyo pag naayos ko na. Yan. Dalawa yung binili ko na ganito. Kasi meron akong balak na paghihiwalayin ko sila. Ito ay 88 pesos. Yan. Alam mo kung magre-regalo din kayo, pwede kayong doon sa Japan Home bumili. Kasi doon, yung mga bagay mura lang pero mapapakinabangan nyo na. Tsaka yung ganito. Actually, yung isa, dalawa din to. Yung isa nagamit ko na. Ayan. Parang tayuan siya ng mga libro, papel, ganyan. Pero meron akong ginawa dito. Makikita nyo din kung saan ko nilagay to at kung ano ang nilagay ko dito. Pero ngayon, haul muna tayo. Ayan. Ito yung isa. Ito yung may laman pa. Yan. Pero pagka nagregalo ka ng ganito, matutuwa yung mga pagre-regaluhan mo. Kasi matuturuan mo sila ng mag-ayos ng mga bagay na laging nakakalat sa bahay nila. Ito yung acrylic na organizer. Yan. Pwede to sa mga drawer. Ito 138. Ito na yung pinakamahal na nabili ko. Iwan ko ba kung bakit mahal, wala naman siyang divider. Pero maganda. Meron akong tatlong acrylic, pero hindi ganito. Yung isa may hati, tapos yung isa tatluhan, tapos yung isa diretso lang. Nandito sa drawer ko. Makikita nyo din yun. Or nakita nyo niya tayo sa makeup collection video ko. Ito yung isa. Yan.
Meron akong ganito isa. Tapos, ito yung last, yung kanina, yung umiikot. Yan. Makukuha niyo lahat yan sa Japan Home. 66, 88 pesos. Ma-organize mo na ang mga bagay na nakakainis makita. Lalo na tayong mga nanay, madali tayong mairita sa mga bagay na laging nakakalat. Example, yung mga ipit na lang ng mga bata. Yung ipit sa buhok, yan. Kung saan-saan mo matatagpuan, pagkagamit kung saan-saan nilalagay. Tuturuan ko kayo kung paano i-organize lahat ng mga simpleng bagay pero masarap sa mata pag nakaayos na. Kaya, sa susunod na video ko, makikita nyo yun. Pero, tsaka nga pala, baka nagtataka kayo kung bakit ganito na may itsura ko kasi nag-film na naman ako ng L'Oreal Impalable. Lalagay ko dito sa taas para makita nyo kung paano ko ginawa itong look na ito na fresh yung dating kahit sobrang init dito sa taas namin. Ito na lahat na ito. Iikot ko kayo. Yan. Yan na lahat ng organizer na nabili ko. Siguro mga 3 months. 3 months ko itong inipon. Sabi ko kasi gusto ko bago ako manganak, maiayos ko ng lahat. Kaya sa susunod na video, samahan nyo ako mag-organize. Thank you for watching. God bless.